Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Nais ko lang ibahagi yung naging karanasan ng lolo Juanito ko. Naganap po ito sa kanilang probinsya. Ilang dekada na po ang nakakaraan. Ayon po sa kanya, bata pa lang ay nakaranas na siya ng kababalagan sa kanyang buhay. 9 taong gulang siya noon nang mahulog sa puno ng bayabas. Natagpuan siya ng kanyang ama sa paanan ng nasabing puno na wala ng malay. Dinala siya nito sa kanilang bahay at doon ay nagtaka sila nang wala na siyang pulso at napansing hindi na rin humihinga. Napaluha na kaagad ang nanay ni Juanito. Kaya mabilis na tumakbo ang kanyang ama sa isang manggagamot at hiningi ang tulong nito. Dahil sa hindi sila makapaniwala na ikamamatay ni Juanito yung pagkahulog na iyon dahil sa mababa lang yung puno. Nang dumating ang manggagamot sa kanilang bahay nakasama ng kanyang ama, pagpasok pa lang nito sa kanila ay may naramdaman na kaagad itong kakaibang presensya. Sinabi ng manggagamot sa tatay ni Juanito na may elementong nasa likod ng mga nangyayari sa kanilang anak. Inilabas nito ang mga daon at iba pang mga gamit mula sa kanyang lalagyan at sinimula na niya ang kanyang seremonya. Nakita nilang nagsimula ng umusal yung matandang manggagamot. Pinagpawisan ito ng husto hanggang sa marinig nilang tila mayroon na itong kinakausap na hindi nga nagtagal ay nagulat sila nang bigla na lamang magsalita si Juanito. Sinabi nung manggagamot sa kausap nito na kanya nang pakawalan si Juanito at ibalik na sa kanyang mga magulang. Pero matapang yung tinig, nagmatigas ito at sinabing kanila na umanong itapon ang katawan ni Juanito sapagkat hindi na raw nila mapapakinabangan pa. Na dahil doon ay napamura ang tatay ni Juanito sa sobrang galit at kanya pang binalaan ang nilalang na gagawin ang lahat makapagiganti lang sa kanya. Sinabi pa ng tatay ni Juanito na kanyang hahanapin kung saan ito naninirahan at kanyang susunugin ang bahay nito na idadamay lahat ng mga mahal niya sa buhay. Nabiglang narinig nila ang malakas na pagtawa nung nilalang. Nakakainsulto iyon at hinamon pa ang tatay ni Juanito at sinabing subukan daw niya. Gawin na lang at wag na raw sabihin pa. Dahil sa sobrang galit na naramdaman ay kinuha nito ang kanyang itak at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Mahinala na siya kung saan nakatira yung nilalang. Malakas ang kanyang kutob dahil minsan na rin siyang binaramdaman ito. Agad niyang tinungo yung puno ng bayabas na nasa likod bahay nila. Napansin niyang sumunod na rin yung matanda sa kanya. Tumagpas ang tatay ni Juanito ng mga tuyong daho ng nyog na nagkalat doon. Kanya iyong inayos at saka sinindihan. Mabilis na naglagablab yung mga tuyong daon.
at wala nang sabi-sabi pang idinuldol ang apoy na iyon sa puno ng bayabas. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng mga tinig na tila nagugulumihanan. At pamilyar sa kanila ang isang tinig na iyon. Iyon yung tinig na sumabi sa katawan ni Juanito. Kung kanina, sila ang nakikiusap dito. Nung sandaling iyon ay ito na ang nagmamakaawa sa kanila. Na huwag na umanong ituloy yung pagsunog sa kanilang tahanan. Humingi ito ng tawad sa kanila at nangakong ibabalik na ang bata. Sinabi naman ng tatay ni Juanito na gawin na lang at huwag nang sabihin pa na hindi pa rin niya inaalis yung apoy sa puno. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng kanyang asawa. Paglingon nila ay nakita nilang nakatungaw ito sa bintana at sinabing nagbalik na si Juanito. Bago tuluyang alisin ng tatay ni Juanito ang apoy, ay sinabi niya sa nilalang na huwag na sila nitong gagambalain pa kahit na kailan. At nangako naman ito. Pagbalik nila sa loob ng kanilang bahay, ay nakita nilang nakasandal na si Juanito sa kanilang dingding at umiinom ng tubig. Hapong-hapo ito na akala mo ay naglakbay ng napakalayo at tila patang-pata ang kanyang katawan. Nang sumunod na araw ay nagawa namang makapasok ni Juanito sa kanilang paaralan. Pag-uwi niya ng bahay kinahaponan ay inutusan siya ng kanilang ina na mag-igip ng tubig. Pagdaan niya sa may puno ng bayabas ay nakarinig siya ng sitsit, kaya napalingon si Juanito. Pero wala naman siyang nakita, kaya nagpatuloy lang siya sa paglakad papunta doon sa batis kung saan siya nag-iigip. Pero nakakailang hakbang pa lang siya ay muli niyang narinig yung malakas na pagsitsit na iyon. Kaya napahinto na siya at muling lumingon kung saan sa palagay niya nagmumula yung tunog na iyon ng pagtawag. At nagulat siya nang makita ang isang nilalang na nababalot ng mga ugat at lumot, na ang balat nito ay tulad sa balat ng kahoy. Naapasigaw na sana ng malakas si Juanito kung hindi lang nagawang takpan nung nilalang ang kanyang bibig. Halos mawala ng ulirat si Juanito sa sobrang takot. Ayaw niyang tumingin sa mukha nung nilalang. Noon lang siya nakakita ng ganon. Kaya naman takot na takot talaga siya. Nanaramdaman niyang nangatog ang kanyang mga tuhod. Pero nabigla siya nang makita niya sa kanyang harapan ang mukha nito. At sinenyasan siyang huwag maingay. Sinabi pa nito sa kanya na hindi siya nito sasaktan at gusto lang raw siyang maging kaibigan. Sa garagal na tinig ay sinabi niya dito na wala namang problema, pero mag-iigib na muna siya. Naramdaman niyang dahan-dahang humulagpos yung isang kamay nung nilalang sa kanyang bibig at pinakawala na siya nito. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Napatuloy siyang nakikiramdam sa kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya. Nang lingunin niya iyon, ay nakita niyang nakangiti ito sa kanya at kumakaway pa. Kahit papaano ay nabawasan yung takot na kanyang nararamdaman sa dibdib. Kaya noon pa lang ay alam na ni Juanito kung gaano kahiwaga at kahalaga ang isang ngiti. Kinagabihan, matapos nilang makapag-apunan
ay sinabi niya sa kanyang ina na siya na ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Na ikinatuwa naman iyon ng kanyang ina. Maging ang tatay niya ay nilapitan siya at hinimas ang kanyang ulo. Bago ito nagtuloy sa kanilang balkonahe at doon nagpababa ng kinain. Nang nasa harap na si Juanito ng kanilang banggiraan at sinisimula ng tanggalan ng mumu ang kanilang mga pinggan, ay muli niyang narinig yung sitsit at pumasok na kaagad sa kanyang isipan na marahil ay iyon yung nilalang na nagpakita sa kanya nung hapon nang magigib siya. Dahan-dahan niyang inilapit sa siwang ng mga kawayang dingding ang kanya mukha upang silipin iyon. Nang bigla siyang magulat nang lumitaw ang malaking mukha nung nilalang. Muli itong sumenya sa kanya na huwag maingay. Kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya dito na may ginagawa pa siya at kanya na lamang bubuksan ang bintana ng silid para makapasok siya. Pumayag naman ito, pero laking gulat ni Juanito nang pagkatapos niyang makapaghugas ay makita niyang naroon na ang nilalang sa loob ng kanyang kwarto na nakaupo. Kaya mabilis siyang napatingin sa bintana at nakita niyang nakasarado naman iyon. Sumenya sa kanya yung nilalang na pinapaupo siya nito sa sahig sa kanyang harapan. Tumalima naman si Juanito. Tinanong siya nung nilalang kung pwede pa raw siya nito maisama sa kanila. Napaisip si Juanito at hindi kaagad nakapagsalita. Habang nag-iisip siya ng kanyang isasagot, ay nagsalitang muli ang nilalang at sinabi sa kanya na huwag mag-alala pagkat babalik naman sila. Kanya lamang umanong ipapakilala si Juanito sa mga anak nito pagkat gustong gusto daw nila si Juanito. Maging yung nilalang ay hindi na naitago pa ang kanyang pagkagusto sa pagkatao ni Juanito. Pero kahit ganun na ang sinabi sa kanya nung nilalang, ay nagdalawang isip pa rin siya na sumama. Kaya muling nagsalita yung engkanto at sinabing hindi sila magtatagal. Kaya pumayag si Juanito. Sinabihan siya nung nilalang na mahiga na sa banig at kanyang ipikit ang mga mata. Nagginawa namang lahat iyon ni Juanito. Narinig niya ang boses ng engkanto at sinabing buksan na ang kanyang mga mata. Naagad naman niyang ginawa. Nagulat siya nang mag-iba na bigla ang kanyang paligid. Naisip niyang marahil ay iyon na yung lugar ng nilalang. Nakita niya sa kanyang harapan ang mga batang engkanto na halos kaidaran lamang niya yung iba. Masaya ang mga itong makita siya. Kitang-kita niya iyon sa kanilang mga ngiti. Binati siya ng mga ito at sinabing nagagalak sila na makita si Juanito. Na narinig niyang sinabi pa ng mga ito ang mga katagang maligayang pagdating. Natuwa si Juanito sa kanila maging sa mga bagay na kanyang nakita. Maganda ang kanilang lugar. May mga halaman at bulaklak na noon pa lamang niya nakita simulang nagkaisip siya. At napakarami ring mga pagkain. Pero may isang bagay na nakatawag talaga sa kanyang pansin. At iyon ay yung puno na mayroong iilang bunga. Kakaiba ang bunga noon na para iyong atis ang hugis, pero kulay kayumito naman. At mayroong mga bato na nakabaon sa puno nito.
na agad niya iyong nilapitan at hinawakan. Namangha talaga siya at nagandahan sa mga batong naroon, maging sa bunga ng punong kahoy. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig ang tinig nung engkantong nagdala sa kanya. Tinanong siya nito kung bakit niya nilapitan at hinawakan ang mga bato. Sumagot si Juanito at sinabi niya ang totoong nararamdaman. Nagandahan umano siya sa mga ito. Nang bigla na lamang naalis sa pagkakabaon yung isa sa mga bato at lumutang ito sa hangin. Inilahad ni Juanito ang kanyang palad na minuestra niyang sasaluhin kunyari ang bato. Nanamangha talaga siya at nasurpresa nang makitang dahan-dahang pumababa iyon papunta sa kanyang mga kamay. At di nga nagtagal ay sumayad na ito sa kanyang palad at mabilis niya iyong ikiniyom. Naglapitan ang mga batang engkanto sa kanya at kinamayan siya. Nagpakilala pa ang mga ito sa kanya at pagkatapos ay niyaya siya maglaro. Nawili si Juanito sa pakikipaglaro sa kanila. Masayang masaya siya na halos makalimutan na niya ang sa kanila. Nagulat na lamang si Juanito nang marinig niya ang tinig nung engkanto na nagdala sa kanya doon sa lugar. Sinabi nito sa kanya na kailangan na nilang bumalik sapagkat mag-uumaga na. Medyo nakaramdam si Juanito na lungkot dahil sa gusto pa sana niyang makipaglaro sa mga bago niyang kaibigan. Napansin iyon nung engkanto kaya sinabi nito sa kanya na marami pa namang pagkakataon at babalik na lamang sila. Agad na nanumbalik ang sigla at aliwala sa mukha ni Juanito nang marinig niya iyon mula sa kanyang kaibigan. At lalo pang natuwa si Juanito nang maalala niyang mayroon pala siyang magandang bato na maiuwi at nasa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon at nagpasalamat sa nilalang. Sinabi nito na kanyang ingatan ang bato. Pagkat hindi umano pangkaraniwan iyon. At pinapikit na muli siya ng engkanto. Naramdaman niyang niyuyugyug na siya ng kanyang ina. At ginigising upang pumasok sa paaralan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napatingin pa siya sa buong silid na ipinagtaka naman ng kanyang ina at sinabing nananaginip pa yata ito at muling ipinaalaala na magmadali na siya pagkat papasok pa. Napaisip si Juanito at nalungkot pagkat isa lang palang panaginip iyon. Pero nang maalala niya ang tungkol sa bato, ay agad niyang kinapa iyon sa kanyang bulsa at gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang naroon iyon. At nasabi niya sa kanyang sarili na totoong nangyari pala ang lahat. Kaya masiglang masigla siyang pumasok sa kanilang paaralan nung araw na iyon. At doon po nakuha ng lolo ko yung kanyang bertut, kaloob sa kanya nung engkanto na naging kaibigan niya. Nang nasa paaralan na ang lolo ko nung araw na iyon, ay hindi niya maiwasang hindi tingnan ang bato. Kaya lagi niya iyong inilalabas mula sa kanyang bulsa at pinagmamasdan. Ngunit nagulat na lamang bigla si Juanito nang bigla iyong mawala sa kanyang kamay.
habang tinitingnang mabuti. Nanghablotin iyon ng kanyang kaklaseng si Buboy. Malaking bata ito para sa kanyang edad at talagang may pagkabargas. Mahilig itong mangbuli. Pagkatapos niyang kunin ang bato ay sinabi niyang kanya na raw iyon. Kaya mabilis na kumilos si Juanito. Tumayo siya at pilit na binabawi yung bato sa kanyang kamag-aral. Nakipag-agawan siya dito. Pero dahil sa mas malaki sa kanya ay hindi niya magawang mabawi iyon. Hanggang sa dumating yung kanilang maestra at naabutan sila sa ganung tagpo. Agad na pinalapit sila nito at nagtanong kung ano ang kanilang pinag-aagawan at kung sino ang nag-umpisa. Agad na nagsalita si Buboy. At walang kagatol-gatol na sinabi nitong si Juanito ang nag-umpisa ng lahat. At pilit na inaangkin umano yung kanyang bato. Agad namang itinanggi ni Juanito ang paratang na iyon ng kanyang kaklase. At nangatwiran na kanyang talaga yung bato. Dahil sa kanilang mga sinabi, ay naintriga yung kanilang guro kung ano ba yung bato na kanilang binabanggit at pinag-aagawan. Kaya inutusan nito si Buboy na ilahad ang palad pagkat gusto niyang makita yung bato na kanilang sinasabi. Nang makita iyon ng kanilang maestra sa unang pagkakataon, ay namangha kagad ito at tumanga sa ganda noon. Pagkat noon pa lamang siya nakakita ng ganong uri ng bato sa buong buhay niya, mabilis niyang kinuha yung bato at sinabing itatago na muna niya. Yaman din lamang na hindi sila magkasundo na dalawa. Dagdag pa nito ay hindi niya iyon ibibigay sa kanino man sa kanila, maliban na lang nadali nila ang kani-kanilang magulang. Nagkatinginan sila Juanito at Buboy sa isa't isa. Pagkat pareho nilang ayaw na mapatawag ang kanilang mga magulang sa paaralan nang dahil sa may ginawa silang kabalbalan. Nalungkot si Juanito. Nakatungo siyang bumalik sa kanyang upuan habang si Buboy naman ay ngingiti-ngiti pa ng nakakainsulto ng kanya itong masulyapan. Hanggang sa mag-uwian sila ay nanatili lamang na walang imig si Juanito sa kanyang upuan. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala lang ng ganong kadali yung kanyang bato na itinuturing niyang regalo mula sa kanyang kaibigang engkanto. Lalo pa siyang nalungkot nang maalala ang sinabi ng kanyang kaibigan na ingatang mabuti ang bato. Nang lumabas na sila mula sa kanilang silid-aralan, ay nagmamadaling nilisan ni Juanito yung kanilang paaralan. Lakad-takbo ang kanyang ginawa upang mabilis na makauwi sa kanila. Masamang-masama ang kanyang loob. Nakaramdam pa siya noon ng matinding galit kay Buboy. Gusto niya itong saktan. Ngunit paano? Naitanong niya sa kanyang sarili. Dahil sa ang laki talaga nito kumpara sa kanya, na kanya nga lang sinubukang buklatin ang kamay nito upang makuha ang bato nung nag-aagawan sila, ay hindi na niya nagawa. Ang saktan pa kaya? Naisip ni Juanito. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad na napansin ng kanyang ina ang kanyang pananamlay. Kaya tinanong siya nito kung ano ang problema at kung may sakit pa siya. Magalang naman siyang sumagot sa kanyang ina
at sinabing wala. Pagkalapag ng kanyang bag, ay agad na dumiretso siya sa kusina at kinuha ang galon upang magigit. Nang papunta na siya sa balon, ay biglang narinig niya ang isang sitsit nang matapat siya sa puno ng bayabas. Kinabahan si Juanito na baka magalit ang kanyang kaibigan kapag nalaman itong wala na sa kanya ang bato. Kaya napaisip siya kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang kaibigan. Nang may maisip na siya, ay lumingon si Juanito at nakita nga niya ang engkanto. Magsasalita na sana si Juanito nang bigla siyang maunahan ito. Sinabi sa kanya ng engkanto na huwag na siyang malungkot pagkat hindi naman umano nawala ang bato sa kanya. Nananlaki ang mga mata ni Juanito sa pagtataka nang kanyang marinig iyon. At nakita niyang iningusto ng kaibigan ang kanyang bulsa. Nagmamadali niyang kinapa iyon at lumuwang na bigla ang kanyang bibig sa kasiyahan nang maramdaman nga niyang naroon ang bato. Nagtatakang nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paanong nangyari iyon. Paanong nabalik sa kanya ang bato? Gayong kitang-kita niyang kinuha iyon ng kanilang maestra mula kay Buboy. Muling ipinaalaala ng engkanto kay Juanito ang sinabi niya tungkol sa bato na iyon ay hindi pangkaraniwan. At ipinaliwanag nito na dahil siya na ang nagmamay-ari ng bato, kung kaya walang sino man ang maaaring makakuha pa noon, maliban na lang kung may angkin ding kakayahan. Muling nagtanong si Juanito sa kanyang kaibigan kung paano ba raw naging hindi pangkaraniwan ang bato. Ano raw ba ang mga maaaring gamit nito? Sinabi nung engkanto sa kanya na hindi naman ito maaaring panghilot dahil sa maliit. Nanatawa naman si Juanito nang maintindihan na nagbibiro ang kanyang kaibigan. Kanya na lamang umanong malalaman pagdating ng takdang panahon pagpapatuloy nito. Tumango naman si Juanito, palatandaang kanyang naunawaan ang sinabi nung engkanto sa kanya. Nagpaalam na muna siya dito at sinabing siya ay maghihigit pa. Inihimas ng kaibigan ang kanyang ulo at agad na itong naglaho. Pagbalik ni Juanito ng bahay, habang kanyang isinasali ng inigit na tubig sa kanilang banga, ay siya naman pagdating ng kanyang ama. Butil-butil ang pawis nito at namumutla ang mga labi. Na nang makita ng kanyang ina, ay agad itong nag-alala at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Dumiretso sila sa kanilang silid at nahiga ang kanyang tatay doon. Inutusan siya ng kanyang ina na magpainit ng tubig. Habang nasa harapan si Juanito ng kanilang lutuan, ay bigla niyang naramdaman na tila uminit yung kanyang ita. Kaya agad niyang kinuha yung bato. Hindi naman niya maunawaan kung bakit umiinit iyon ng ganon. Nang kumulo na ang tubig, ay narinig niya ang kanyang ina na inutusan siyang isalin sa plangganita at kumuha ng bimpo. Haluan din raw niya ng malamig na tubig yung mainit. Kaya ibinalik na niyang muli yung bato sa kanyang bulsa at mabilis na tumalima si Juanito. Samantala, mas uminit pa yung bato. Kung kaya napilitan siyang gamitin ang bimpo upang ipanghawak doon
at kanya iyong inilabas na muli mula sa kanyang bulsa. Muli niyang narinig ang kanyang ina at ipinadadala na sa kanya yung mga iniutos nito. Paglapag niya ng plangganitang may maligamgam na tubig, ay nakita niyang pawis na pawis ang kanyang ama na nagbubutil-butil iyon sa kanyang noo. Kaya kanyang pinunasan ng hawak na bimpo na kasalukuyan pang naroon ang bato. At nagtaka ang kanyang ina at napabulalas nang makita nitong umaliwalas na bigla ang mukha ng kanyang ama at tila nawala sa isang iglap kung anuman ang dinaramdam nito kani-kanina lang. Pinagmasdan rin ni Juanito ang kanyang ama at nakita nga niyang bumuti na ang kalagayan nito. Napaisip na kaagad si Juanito at nasabi sa sariling marahil ang isa sa kahalagahan ng bato ay nakakapagpagaling ito. Kaya natuwa si Juanito pagkat naisip niya marami siyang matutulungang tao. Nang sumunod na araw, pagpasok pa lang ni Juanito sa kanyang silid-aralan, ay napansin niya kaagad na tila mainit ang ulo ng kanilang maestra. Ang lakas ng boses nito at inuutusan ang kanyang mga kamag-aral na hanapin yung bato. Pabulyaw pa nitong tinanong si Buboy kung kanya ba raw kinuha iyon. Pagkat nang tingnan niya sa kanyang bag pagdating sa bahay noong nagdaang gabi ay wala na raw iyon. Mabilis namang sumagot si Buboy at sinabing hindi. Sunod naman na tinanong ng kanilang guro si Juanito. Kinabahan siya pagkat nasa kanyang bulsa iyon. Mapagkakamalan siyang kinuha niya iyon sa bag ng kanyang maestra. Nag-alala din siya na baka bansagan siya at tuksuin na magnanakaw. Pero sinabi ni Juanito sa kanyang sarili na hanggat alam niya kung ano ang totoo ay hindi siya dapat na matakot. Pero bigla na naman siyang nalungkot at nag-alala. Pagkat naisip niyang paano niya sasabihin ang totoo? Paano sila maniniwala sa kanya? Baka sa halip na magnanakaw ay bansagan naman siya na baliw. Napatingala si Juanito at nag-isip. Pero nagulat siyang bigla nang marinig ang malakas na tinig ng kanilang guro nang tanungin siyang muli nito. Hindi nakasagot si Juanito. Naramdaman na lamang niyang biglang hinawakan ng kanyang guro ang magkabila niyang bulsa. Napapikit na lamang si Juanito sa sobrang pag-aalala. Ngunit nagulat siya. Wala siyang naramdamang bato sa magkabila niyang bulsa. Kaya sinabi niya sa kanilang guro na hindi niya iyong kinuha. Sinabi nga ni Lolo sa kanyang guro na hindi niya kinuha ang bato matapos niyang maramdaman na wala iyon sa kanyang bulsa ng kapain ng kanilang maestra. Dahil doon, buong araw ay mainit ang ulo ng kanilang guro. Nang tanghalian na paglabas ni Juanito mula sa kanilang silid, ay dumiretso siya sa ilalim ng puno kung saan siya madalas na pumupwesto para kumain ng kanyang baon. Lagi niyang kasabay kumain ang kaklase niyang si Fredo. Pero nung araw na iyon ay wala ito at hindi nakapasok. Kaya mag-isa lang siyang kumain. Habang kumakain ay hindi niya maiwasang mapaisip kung saan niya nawaglit yung bato. Pero sigurado siyang
inilagay niya iyon sa kanyang bulsa. Kinabahan si Juanito sa isipang baka naiwala niya iyon ng tuluyan. Naisip niya rin kasi na posibleng dumukot siya at nang hugutin ang kamay ay sumama iyon at nahulog kung saan. Nang kanya nang inililigpit ang baunan matapos na makakain, pagpunas niya ng kamay sa kanyang pantalon ay may nahagip siya. Mabilis niyang ipinasok ang kamay sa bulsa at nanlaki ang kanyang mga mata sa kasiyahan nang mahawakan niya ang bato. Naalala niyang bigla ang sinabi ng kaibigan niyang Engkanto, kaya natuwa si Juanito at nasabi sa sariling mahiwaga nga ang bato. Nang pabalik na siya sa kanilang silid-aralan ay nakita niyang naroon sa may pintuan si Buboy at mga kaibigan nito na kanila ring mga kaklase. Kinabahan kaagad si Juanito. Sa paraan kasi ng pagkakatitig ng mga ito sa kanya ay parang may gagawing hindi maganda. Pero ayaw niyang ipahalatang takot siya sa kanila, kung kaya nagpatuloy lang siya. Nang malapit na siya sa kanila ay tamang-tama naman na siya ring pagdating ng kanilang guro, kaya nakahinga si Juanito ng maluwag. Pero hindi doon natapos ang kanyang problema, dahil nung uwian na nila ay muli siyang tinambangan ng mga ito. Malayo pa ay nakita na niya sila Buboy na naroon sa may puno ng mangga sa gilid ng daan. Kinabahan si Juanito. Sa pagkakataong iyon ay naisip niyang wala nang ibang tutulong sa kanya, dahil medyo malayo na iyon sa kanilang paaralan. Naisip pa niya na kaya pala nagmamadali ang mga ito na makalabas. May plano pala na tambangan siya. Dumiretso lang si Juanito. Sinabi niya sa kanyang sarili na hanggat wala siyang ginagawang mali ay hindi siya dapat na matakot. Nang mga ilang hakbang na lamang siya mula kanila Buboy ay bigla na itong nagsalita at tinanong siya kung papalagbang talaga. Nangatwira naman si Juanito at sinabing wala naman siyang ginagawang masama sa kanila. Pero iba ang isinagot nito sa kanya. Sinabi nung Bargas na bata na kanya daw ilabas ang tapang nung oras na iyon, at nakita niyang kumilos na rin ang dalawa pa nitong mga kasama. Ibinaba ni Juanito yung kanyang bag at nakita niyang nangiti sa kanya si Buboy. Sabay na kumawala kaagad ang isang malakas na suntok at tumama iyon sa kanyang mukha. Sa lakas noon ay agad siyang bumagsak at kinubabawan siya nito. Ngunit madali niya iyong napaalis sa pagkakadagan sa kanya. Naramdaman niyang may uminit sa gawi niyang ita at alam na niya kung ano iyon. Ilang sandali lang ay siya na ang nasa ibabaw ni Buboy, at sunod-sunod na suntok ang kanyang ibinigay. Nang nakita niyang susugot ang dalawa pa nilang kaklase ay tiningnan niya sila ng masama at tinanong kung gusto rin nilang makatikim. Nakaagad namang napaatras pagkat kanilang nakita ang dugong mukha ni Buboy. Nanatili na lamang yung dalawa sa kanilang pagkakatayo at pinagmasdan si Juanito sa ginagawa niyang paggulpi kay Buboy, na hindi sila makapaniwala kung paanong nagawa ni Juanito na maibuwal ito at mapasayad ang likod sa lupa. Wala nang nagawa pa si Buboy kundi ang itakip na lamang sa kanyang mukha
ang dalawang kamay. Pero malalakas ang mga suntok na binibitiwan ni Juanito. Maya-maya ay bigla nang itinaas ni Buboy ang kanyang mga kamay at sinabing ayaw at suko na siya. Tinigilan naman ni Juanito ang pagsuntok sa dugo ang mukha ni Buboy. Nagkabukol-bukol ang noo at ulo nito. Putok din ang kanyang uso. Patuloy sa pagdurugo ang kanyang ilong. Dinampot ni Juanito ang kanyang bag na hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa tatlo habang tinutulungan ng dalawa na makatayo ang kaibigan nilang nabugbog. Bago tuluyang umalis si Juanito ay kanyang tinukot ang panyo mula sa bulsa at ibinato iyon kay Buboy. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya. Habang naglalakad sa daan pa uwi ay inindatin niya yung sakit na kanyang naramdaman sa mukha, bunga ng pagkakasuntok sa kanya ni Buboy. Na nang mapadaan siya sa batis ay nakita pa niyang nangingitim yon. Nagilamo siya at dinukot ang bato mula sa kanyang bulsa. Ipinahid niya iyon nang makailang ulit sa kanyang mukhang may pasa. At ilang sandali lang ay napansin na niya kaagad ang pagbabago noon. Nawala na rin yung sakit at unti-unting nawala na yung pangingitim. Pagdating niya sa kanilang bahay tulad ng nakagawian, pagkatapos na makapagmano sa kanyang ina ay dumiretso na ito sa kanilang kusina upang damputin ang mga galon para igiban. Nang maghahating gabi na ay hindi siya dalawin ng antok. Nagtaka siya kung bakit hindi nagparamdam ang kanyang kaibigang Engkanto. Nang sumunod na araw, nang magkita sila ni Buboy sa kanilang silid-aralan, ay nakaramdam siya ng awa pagkat puro pasa ang mukha nito. Nang tanungin ang kanilang guro ay sinabing nahulog siya sa kanilang kalabaw. Kaya naisip rin ni Juanito na malamang ay nagsinungaling rin ito sa kanyang mga magulang nung tanghalian habang kumakain sila ng kanyang kaibigang si Fredo. Ay nagulat sila nang mapansin na papalapit si Buboy at dalawa pa nilang kaklase na mga kabarkada nito. Kaya sinabihan kagad ni Juanito si Fredo na maging listo. Nang nasa tabi na nila ito ay tumayo si Juanito mula sa kanyang pagkakaupo sa damuhan at hinarap si Buboy. Medyo nabigla pa siya nang iabot nito ang kamay sa kanya. Nakipagkamay ito at humingi ng tawad at nagtanong kung pwede ba raw silang maging magkaibigan. Natinanggap naman iyon ni Juanito. At simula po noon, Sir Pipi, kwento ng lolo ko, ay halos hindi na humiwalay pa sa kanya si Buboy. Naging matalik niya itong kaibigan tulad ni Fredo. Maraming beses pang napatunayan ni Lolo yung bisa ng kanyang anting. Ilang beses na siya nitong nailigtas sa mga sakuna at iba't ibang uri ng kaguluhan na nagsapanganib ng kanyang buhay. Pero nasubukan niya ng gusto ang kanyang agimat nang minsan dumayo silang tatlo ng kanyang mga kaibigang si Buboy at Fredo ng sayawan sa ibang lugar. Piyesta po kasi noon sa lugar na iyon. Pero hindi lingit sa marami na sa tuwing idinaraos yung kapistahan sa lugar na iyon ay palaging mayroong namamatay. Taon-taon ay hindi maaaring walang patay tuwing sasapit ang kapistahan sa kanilang lugar.
kung hindi man ay nawawala. Pero tuloy pa rin ang mga tao sa pagdalo. Pagkat hindi nila pinaniniwalaan na may responsable sa pagkawala at pagkamatay ng mga ito tuwing piyesta sa kanila, na para sa marami ay karaniwan lamang iyon at hindi maituturing na isang kababalagan. Pero napatunayan ni Juanito na mayroon ngang gumagawa noon. Maghahating gabi na noon, habang nagsasayaw sila, ay napansin niyang sa halip na mabawasan ang mga tao ay lalo pang nagkakarami. At pagpatak ng alas 12 ay doon na siya nakakita ng mga nagagandahang babae na halatang hindi mga taga roon, pagkat iba talaga ang kanilang mga kutis. Ngunit ang kapansin-pansin pa ay wala silang kanal sa itaas ng kanilang mga labi, pero nagagawa nilang makisalamuha. Nakikipagsayaw pa nga sila sa mga taong naroon. Nang naupong sandali si Juanito, ay naisipan niyang makipagsayaw sa isa sa kanila. Ramdam niya sa kanyang sarili na isa ang mga ito sa dahilan kung bakit may mga nawawala sa tuwing ibinaraos ang kapistahan doon. At dala na rin ng kanyang curiosidad at gusto niya iyong masubukan. Nang kaharap na niya ang dalaga, sabi ng lolo ko, ay talagang mabibigani ka sa taglay nitong ganda na ang hirap mapaglabanan, dahil sa parang mayroong taglay na mahika ang kanilang mga pagtitig at pagngiti. Pero sabi ni lolo, mahirap mang mapaglabanan iyon, pero hindi naman imposible, lalo na kung mayroon kang pangontra. Habang nagsasayaw, ay kanyang tinanong yung babae kung taga saan ito. Sinabi nito kay Juanito na taga kabilang bayan. Ang babae naman ang nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang pangalan at bakit raw niya tinatanong kung taga saan siya. Gusto ba raw niyang makarating sa kanila? Sinadya ni Juanitong hindi sagutin yung huling tanong nito, at yung una lamang ang kanyang sinagot. Sinabi niyang Juanito ang kanyang tunay na pangalan, pero mas kilala siya sa palayo na nito. Inulit ng babae yung ikalawa niyang tanong. Gusto ba raw niyang sumama sa kanya? Sumagot si Juanito at sinabing oo. Gusto niyang sumama sa kanila, at gusto niya rin itong makasama. Bigla na lamang niyang naramdaman ang kamay ng babae na hinawakan siya, at tila sinasabing sumunod siya sa kanya. Sumunod naman si Juanito, habang yung dalawa niyang kaibigan ay abalang-abala na nakikipagsayaw. Naglakad silang palayo sa sayawan, at napansin ni Juanito na inaakay siya nito papunta sa isang malaking puno. Padilim na ng padilim ang kanilang nilalakaran. Dahil sa patuloy silang lumalayo sa sayawan, kung saan lang naroon ang liwanag. Nang nasa harapan na sila ng puno, ay hinawakan ng babae yung dalawa niyang kamay, at sinabing ipikit na niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Juanito na biglang uminit na yung bato, at bigla na lamang bumitiw yung dalaga sa pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Takang-taka yung babae at parang hindi ito makapaniwala. Narinig niyang nagtanong ito kung papaanong napunta sa kanya yung bato at sino ang kaibigan niyang engkanto.
na napaisip na bigla si Juanito na oo nga, bakit hindi pa rin niya inaalam nung mga panong iyon ang pangalan ng kanyang kaibigan. Nakontento na kasi sila na kaibigan lang ang kanilang tawagan. Sinabi niya sa babae na hindi niya nakikilala dahil sa kaibigan lang ang kanilang tawagan. Pagpapatuloy pa ni Juanito, pwede naman daw silang maging magkaibigan din. Tila napaisip pa yung babae at tumango ito. Ita, narinig niyang sabi nung dalaga, sabay lahat ng kanyang kamay. Agad namang inabot ni Juanito iyon at sinabing ikinagagalak niya itong makilala. At nagkaroon nga po si Lolo Juanito ng pangalawang kaibigan na Engkanto. Ito pong aking ikukwento ay mga karanasan ng tsuhing ko. Tawagin nyo na lang siya sa pangalang Manuel. Si Tio Manuel ay isang simpleng tao at lubhang napakabait. Tahimik lamang ito at bihira kung umimik. Sabi pa nga sa Ingles ay a man of few words. Sinsero ito sa kanyang mga sinasabi na hindi ko nga ito nakitang nakipaglokohan o biruan. Nang minsang magbakasyon kami sa probinsya nila mama, ay doon ko nakilala ang kanyang kapatid na si Tio Manuel. At dahil sa mahilig ako sa mga kwentong kababalaghan, ay nagpakwento ako kanila lolo at lola. Pero ang sabi nila, mas maraming maibabahaging magagandang kwento sa akin si Tio Manuel, pagkat marami daw itong mga karanasan kung ang pag-uusapan ay mga kababalaghan. Kaya nilapitan ko ito habang siya ay abala noon na nagpapatuka ng mga alaga nilang manok. Siguro ang mga edad niya noong mga panahon na iyon ay 33 na. Matanda kasi ang nanay ko sa kanya ng 2 taon at 2 lang silang magkapatid. Binata pa siya noong mga panahon na iyon. Ang totoo ay hindi na ito nag-asawa pa. Nagpakatandang binata na lang ito. At malalaman din natin ang dahilan sa pagpapatuloy ng kwento po natin ito. At yun nga, akin siyang nilapitan at nakiusap ako kung pwede ba niya akong bahagi na ng mga kwento ukol sa kanyang mga karanasan. Tiningnan ako nito at tinanong ako kung bakit. Sinabi kong mahilig kasi ako sa mga kababalaghan at katatakutan. Muli nitong itinuon yung kanyang atensyon sa pagpapakain niya ng manok at sinabing kanya na lang raw muna tatapusin ang mga gawain at kanya akong pagbibigyan sa aking hiling. Dahil doon ay natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya na may kasabikan. Pero natapos na kaming magtanghalian ay hindi pa rin niya ako nilalapitan upang kwentuhan. Napakarami pala nitong mga ginagawa sa araw-araw. Hanggang sa magtatakip silim na ay hindi pa rin nagsimula ang aming kwentuhan. At nakita ko itong dumating mula sa pag-aasikaso ng kanilang mga alagang kalabaw at baka. Naroon ako sa balkonahe ng kanilang bahay noon at naghihintay sa kanya. Kasama ko nakaupo sila mama, lola at lolo na abalang-abala naman na nagbabalat ng mani dahil sa gagawa sila ng panutya na paborito ni Papa at Mama. Kaya ipapasulubong namin iyon ni Mama kay Papa pagbalik namin sa Maynila. Pagpasok nito ng bahay ay doon ito dumaan sa isang pinto. Papunta iyon diretso sa kusina
Kaya mula sa balkonahe ay pumasok ako sa loob ng bahay at bumaba papunta doon sa may kusina kung saan siya naroon. Naabutan ko itong nakaupo sa mesa at kakatanggal pa lang ng kanyang sombrero. Pawis na pawis ito. Paglapit ko ay kanyang iniabot sa akin ang naglalakihang mga hinog na bayabas na kanyang pinanguha sa daan. Natuwa naman ako. Di ko maitago yung aking saya at nagpasalamat ako sa kanya. Ngumiti lang naman si Tiyo sa akin habang tinitikman ko yung isa sa mga bayabas na ibinigay niya sa akin. Ay narinig kong nagsimula na itong magkwento. Kaya napangiti ako at sabik na nakinig sa kanya pang mga sasabihin. Pagsisimula niya, 9 taong gulang siya nang unang makaranas ng kababalagan. Kasalukuyan silang nangangahoy daw noon ni Mama. Nang hindi niya mamalayang unti-unti na pala siyang napapalayo at papunta na sa pusod ng kagubatan. Dahil na rin sa nawili siya sa kanyang ginagawang pagtagpas ng mga kahoy. Sabi pa ni Tiyo, kinakantsawan pa nga daw siya noon madalas dahil sa maliit lang siya. Nakaraniwang sinasabi sa kanya kapag nakasukpit yung itak sa kanyang bewang, e mas mahaba pa raw iyon kaysa sa kanya. Pagkat konti na lang daw talaga ay sasayad na sa lupa. Yun ang madalas na ipinang-aasar sa kanya ng kanilang mga kababata. Napansin na lang niya umano na malayo na pala ang kanyang narating. Nang tatanungin niya sana si Mama kung gaano pa karami ang kanilang dapat na ipangaway. Nananglingunin niya nga ito ay wala na at hindi na niya mahagila pa ng kanyang paningin. Kaya medyo nakaramdam na siya noon ng kaunting kaba. Nagpalingalinga pa siya. Naglakad ng paroot pa rito para tingnan kung saan naroon si Mama. Pero wala ito. Kaya sinimulan na niyang tawagin ito ngunit walang sumasagot. Kaya naisipan na lang niyang tuntunin yung mga tumpok ng kahoy na kanyang ginawa. Naisip niya kasing sa ganong paraan ay makakabalik siya doon sa kanyang pinagmulan. Ngunit bigla siyang nakarinig ng huni ng isang napakalaking ipon. Kaya napahinto siya at iginala ang kanyang paningin upang alamin kung saan nagmumula ang huni na iyon. Ngunit hindi niya iyon makita, kaya naisipan niyang ipagwalang bahalan lang iyon at magpatuloy na sa kanyang paglakad. Ngunit sa tuwing tatalikod siya at iyakbang na ang kanyang paa palayo, ay naririnig niya ang malakas na huni na iyon na sa palagay niya ay nagmumula talaga ang tunog sa isang napakalaking ibon. Nakaramdam siya ng takot, kaya isinuksok na niya ang kanyang itak sa lalagyan nito at tumakbo na siya. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Bigla na lang niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na humampas sa kanyang likuran at natumba siya, na dahil sa lakas noon, idagdag pa yung sarili niyang puwersa dahil sa kanyang ginawang pagtakbo ay malakas ang kanyang naging pagkakabagsak sa lupa at saka gumulong. Naramdaman niya kaagad ang init ng dugo mula sa kanyang ulo at naamoy rin niya ang lansa noon. Medyo nakaramdam siya ng manhid sa kanyang mukha, partikular na sa bandang panga niya. Nakaramdam din siya ng kaunting pagkahilo. Napasandal siya sa may puno at di nagtagal ay nagimbal siya
sa bumungad sa kanya. Nakita niya kasi ang isang babaeng may malalapat na pakpak na may ihahalin tulad sa mga paniki. Sa bugang buhok nito at tirik na nagtatayuan, naglalaway din ito na tila takam na takam. Nakakatakot ang itsura nito na mayroong makakapal na kilay. Nang bahaging iyon ay maumbok na akala mo ay tutubuan ng sungay. At nagtataglay din ito ng mapupulang mga mata. Naroon ito at nakadapo sa sanga ng isang napakalaking puno na mga ilang dipa lamang ang layo mula sa kanya. Nung mga oras na iyon ay panay na ang sigaw ni Tio Manuel. Patuloy siyang humingi ng saklolo. Hindi siya huminto sa kanyang pagsigaw sa pag-asang may makakarinig sa kanya. Nang bigla niyang naramdaman ang dila ng nilalang, humaba iyon nang halos may dalawang dipa ayon sa paglalarawan niya. Nasa isang iglap ay nasa harapan na niya yung halimaw na babaeng iyon. At ramdam niya na anumang oras ay lalantakan na siya nito. Pagkat matindi na di umano ang paglalaway nung nilalang, nasa puntong iyon ay hindi na niya kinaya pa at nawalan na siya ng ulirat. Nang magkamalay siya ay nakita niyang nasa bahay na siya nila at nasa tabi niya ang kanyang ate at ina. Habang nasa kabilang gilid naman ng katre ang kanyang ama na nakatayo habang pinagmamasdan siya. Nakita daw siya ng mga ito kasama ng iba pa nilang kaanak na walang malay sa gubat nang hanapin siya. Dalawang araw daw siyang nawala. Nang matagpuan siya nila ay napakarami umanong hayop sa kanyang tabi at sa paligid. Nang kapain ni Tio Manuel ang kanyang sugat sa noo ay wala na yon doon. Nang magtanong siya sa kanila ay sinabi ng mga itong wala daw siyang anumang sugat ng kanilang matagpuan. At nang tingnan nga ni Tio Manuel ang kanyang mga braso at tuhod ay wala nga iyong anumang galos. Nalubos naman niyang ipinagtaka. Ngunit nararamdaman niya ang kanyang sarili na tila mainit at mabigat ang kanyang ulo. Hanggang sa makaramdam siya ng matinding antok at nakatulog nga siyang muli. Malalim ang naging pagkakatulog niya at hindi naman siya inistorbo ng kanyang mga magulang. Hinayaan lang siya na makapagpahinga. Nagising siya ay sunod na araw na at ang gaan ng kanyang pakiramdam. Wala na siyang nararamdamang anuman sa kanyang katawan. Pero parang may kakaiba. Ngunit hindi pa niya matukoy noong mga oras na iyon kung ano. Hindi pa siya nakapasok sa eskwela noong araw na iyon. Pagkatanghali na nang siya ay magising, kinahaponan pagdating ng ate niya ay agad niyang ikinuwento ang kanyang mga naranasan. Nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang lahat ng kanyang mga sinabi. Tinanong pa siya nito kung totoo bang lahat ng kanyang mga ipinagtapat sa kanya bilang pagkukumpirma. Sumagot naman siya at sinabing oo. Kaya napabulalas ang ate niya na totoo palang may mga ganong nilalang sa gubat. Isang araw nang nasa paaralan na siya ay may nangyaring nakawan. Nawala ang pitaka ng kanilang adviser sa bag nito. At nang malaman iyon ng kanilang maestra
ay talaga namang nagpupuyos ito sa galit. Pagkat kawalan umano iyon ng paggalang sa kanya, na tumatayo bilang pangalawang magulang nila, na hindi umano siya nire-respeto. Magkakasabay daw silang tinanong nito kung sino ang kumuha. Ngunit na natili lamang silang tahimik na lahat. Nakiusap minsan pa ang kanilang maestra kung sino ang kumuha. At halos isa-isahin na sila nito na tinatanong, pero walang umaamin. At wala rin namang makapagsabi pagkat wala ding nakakita. Ngunit bigla na lang may sumagi sa isip ni Manuel. Nakalaunan ay naramdaman niyang sumakit ang kanyang ulo nang napakasakit. Habang sapu-sapu niya ang kanyang ulo dahil sa tindi ng sakit, ay nakita niya ang isang tagpo kung saan ay naroon ang isa niyang kaklase na lumapit sa likurang bahagi ng mesa ng kanilang guro at kinuha ang pitaka nito mula sa bag. Ang sunod na nakita niya ay nasa likuran na ito ng silid-aralan at itinapon ang pitaka doon sa may damuhan. Nang biglang mawala ang mga pangitaing iyon, ay unti-unti na rin nawala ang pananakit ng kanyang ulo. At nang mapatingin siyang muli sa harapan, ay nakita niyang galit na ang kanyang guro na namumula na ito sa sobrang gigil. At kinagalitan pa siya nito dahil inisip nito na naiingayan si Manuel sa kanyang ginagawang paninermon. Pagkat sasapu-sapu nga nito ang kanyang ulo na dahil doon ay bagyang natatakpan ng kanyang mga braso ang magkabila niyang tenga, na nainsulto naman ang kanilang maestra nang makita siya nito. Kaya sa tindi ng galit nito ay hinampas siya ng hawak nitong pamaybay. Ngunit dahil sa natural na reaksyon ng kanyang katawan, ay kanya iyong naiwasan, na lalo namang ikinagalit ng kanyang guro. Nangahampasin siyang muli nito ay sinabi niyang alam na niya kung sino ang kumuha. Kaya agad itong natigilan at biglang humupa ang nararamdaman. Na narinig niya ang bulong-bulungan naman ng kanyang mga kamag-aral. Sa mahinahong tinig ay tinanong siya ng kanilang guro kung sino ang kumuha ng kanyang pitaka. Pero halata pa rin nang gigigil ang kanyang guro sa galit at pinipigilan lang nito. Nakiusap si Manuel na kung maaari ay doon na lang niya sasabihin sa silang dalawa lang ang maaring makarinig. Kaya lumabas sila ng silid at doon ay isinalaysay ni Manuel sa kanyang guro kung ano ang kanyang nakita sa kanyang balintataw. Sinabi ng kanyang guro na bakit hindi niya kagad sinabi gayong kanina pa raw ito nagtatanong sa kanya. Nagpaliwanag naman si Manuel at sinabing kani-kanina lang daw pumasok sa isip niya iyon, na hindi makapaniwala naman ang guro sa kanyang mga ipinagtapat. Mabilis nilang pinuntahan yung pitaka na itinapon ng kanyang kamag-aral at nakita nga nila iyon na naroon pa ang ilang mga pagkakakilanlan ng guro. Ngunit wala na ang pera nito. Kaya nagmamadali silang bumalik sa kanilang silid-aralan at kinumpronta ang kaklase ni Manuel. Nang ayaw pa rin itong umamin, ay kinapa at inilabas ng kanilang guro ang bulsa nito sa suot na short. Ngunit wala silang nakita. Muli itong tinanong ng kanilang guro, ngunit ayaw talagang umamin. Kaya sa galit ng guro ay kanyang ibinuhos na lahat ang laman ng bag nito. At katulong ang iba pa nilang kamag-aral ay inisa-isa
ang mga notebook at aklat. Ngunit hindi pa rin nila natagpuan yung pera ng kanilang maestra. Hanggang sa mabaling na ang galit nito kay Manuel at sinabing gumagawa lamang siya ng kwento na baka siya talaga ang kumuha. Kaya nagulat bigla si Manuel at kinabahan na ginawa pang basihan ng kanyang guro at ibang kaklase ang pamumula ng kanyang mukha dahil sa pagkagulat na pati yung totoong kumuha ay tila nakahanap ng kakampi at pagkakataon para itanggi ng tuluyan yung kanyang ginawa at mailigaw sila. Nang biglang dumating ang punong guro at nagtanong kung ano raw ang nangyayari. Narinig pala nito yung ingay na nililika ng kanilang guro. Kaya ikinuwento namang lahat ng guro kung ano ang nangyari. Nang biglang sumakit na muli ang ulo ni Manuel na nang makita siya ng kanyang maestra ay sinabing umaarte pa raw ito. Pero nakita ni Manuel sa kanyang balintataw na nung lumabas pala sila ng kanilang guro ay sinamantala naman iyon ng kanyang kamag-aral na kunin ang pera sa kanyang bulsa at ilagay iyon sa pagitan ng mga aklat at mga papel ng kanilang guro na nasa kanya lamang likuran. Nakapatong ang mga aklat na iyon sa isang lamiseta na katabi lamang ng lamesa ng kanilang maestra. Nang biglang narinig ni Manuel ang malakas na tinig ng kanilang punong guro at tinatanong na pala siya nito. Sinabi pa nito sa kanya na tigilan na ang paggawa ng mga kwento na ipinagpapalagay pa raw niya na mayroon siyang taglay na kapangyarihan upang manghula. Kung kaya napilitan na lamang si Manuel na sabihin na kunyari ay nakita niya iyong inilagay ng kanyang kamag-aral sa pagitan ng mga aklat na nasa lamiseta. At nang kanilang ang busisiin iyon ng punong guro ay nakita nga nilang naroon ito. Sabi ng punong guro ay bakit daw hindi na lang sinabi ni Manuel ng maayos na kanya umanong nakita ang ginawa ng kanilang kamag-aral. Disinsanay natapos na raw kaagad ang problema at hindi na lumawig pa. Dahil doon ay hindi na lang umimik muli si Tio Manuel at humingi pa raw siya ng paumani sa kanila na siya ay wala man lang narinig na pasasalamat mula sa kanilang guro. Samantala, wala naman ang nagawa pa ang kanyang kamag-aral kundi ang umamin. Hindi na nito nagawang maitanggi pa ang ginawang pagnanakaw. Pero dahil naman sa nangyaring iyon ay nagtanim ng galit sa kanya ang kamag-aral niyang si Berto. Galit na galit ito sa kanya na nung mga panahon pa namang iyon ay may mga kapatid ito na nag-aaral din sa kanilang paaralan at nasa mataas na baitang. Ang isa ay nasa ikalima habang ang isa naman ay nasa ikaanim na baitang. Na pagkahapon nga noon nung araw ding iyon mismo na mag-uuwian na sila ay nakita niya kaagad ang mga ito na siya ay tinatambangan. Nang biglang maputol ang pagkukwento ni Tio Manuel nang marinig namin sila Lola na nagyayaya ng kumain. Kung kaya pumwesto na kami sa gilid ng mesa at naupo na ng maayos upang kumain na muna ng hapunan. Pansamantala nga po munang natigil yung aming kwentuhan ni Tio Manuel nang magyaya na sila Lola na kumain ng hapunan.
Kaya kumain na muna kami. At pagkatapos na makapag-apunan habang nagpapahinga, ay muling ipinagpatuloy ni Tio Manuel yung kanyang kwento. Nang makita nga niyang tinatambangan siya ng kanyang kamag-aral na si Berto kasama ng dalawang kuya nito, ay doon na lamang dumaan si Tio Manuel sa likod ng kanilang paaralan. Alam niyang mapapalayo siya, pero mas pinili na niya iyon kesa ang matikman yung mga suntok ng magkakapatid. Kaya sinuong niya yung masukal na bahagi na iyon dahil sa wala talagang daanan doon. Nagtyaga siya na naglakad doon na nagawa namang may kubli ng mga halamang ligaw at nagtataasang talahiban. Kaya mas tumagal siya ng halos isang oras sa karaniwan niyang pag-uwi. Nang dumating siya sa kanila, ay naroon na ang kanyang ate. At nagtataka ito, nagtanong sa kanya kung saan siya nagpunta. Ang tagal daw nitong naghintay sa kanya sa labasan ng kanilang paaralan. Kaya nauna na raw ito nang makaramdam ng inip. At dahil sa ayaw ni Manuel na makapagdulot pa siya ng alalahanin, ay sinabi na lang niyang marami pa umanong ipinagawa sa kanya sa silid ang kanilang guro. Kinagabihan noon ay hindi daw mapakali si Tio. Pagkat kanyang inaalaala yung problema niya kay Berto at sa mga kapatid nito, bukod doon ay naiisip rin niya kung anong kababalagan ba ang nangyayari, kung bakit bigla na lang may mga sumasagi sa kanyang isipan. Na paano nangyari iyon na ipinakita sa kanya yung mga ginawa ng kanyang kaklase na si Berto? Nung matutulog na raw sila habang inihahanda ng kanyang ate ang kanilang hihigaan, ay naroon umano siya noong mga sandaling iyon sa harapan ng bintana ng kanilang silid at patuloy na nag-iisip. Kanya umanong binabalik-balikan ang lahat ng mga nangyari. Nang marinig niya ang kanyang ate at sinabihan siyang isara na ang bintana at matulog na raw sila, ay sinabi niyang sandali na lang at tihiga na rin siya maya-maya. Nung mga oras na iyon ay napakatahimik na ng paligid. Tanging mga kuliglig na lamang at pailan-ilang huni ng mga ibon ang maririnig. Nang bigla na lamang makakita si Manuel ng isang apoy na nung una ay inakala niyang may tao lang na paparating. Ngunit nagulat siya nang mas lumapit pa iyon. At makita niyang iyon ay hindi mula sa anumang ilawan, at ito ay nakalutang. Nang may mga 5 diba na lamang ang layo nito mula sa kanya, ay nakaramdam na siya ng takot dahil sa tila mas lumalaki pa ito. Kung kaya nagmamadali niyang isinara yung bintana. Nahiga siya sa tabi ng kanyang ate. Pero kahit anong pilit niya na makatulog noon, ay hindi siya dalawin ng antok dahil na rin sa dami ng mga bumabagabag sa kanya. Kinaumagahan pagbangon niya ay matamlay siya sapagkat wala siyang tulog halos. Pero naganda pa rin siya upang pumasok. Nang malapit na siya sa kanilang paaralan, ay hindi na siya dumiretso pa. Pagkat naisip niyang baka naroon na naman ang kanyang kamag-aral na si Berto at kasama ang mga kapatid nito na siya ay tinatambangan. Kaya lumihis na siya sa daan at doon na muli daraan sa likurang bahagi. Pagpasok niya ng silid ay agad niyang tiningnan kung saan nakaupo si Berto.
at wala pa nga ito doon. Nang magsisimula na ang kanilang klase, ay tsaka pa lang niya napansin na paparating na ito. At isang masamang tingin agad ang ipinukol nito sa kanya. Ngunit tila may pagtataka kung bakit naroon na siya. Nung mag-recess na sila, ay sinadya niyang hindi lumabas ng kanilang silid. Sa kanyang pangamba na baka kung ano ang gawin ng mga ito sa kanya. Pero habang kumakain siya ng kanyang baho na nilagang saging, ay biglang lumapit sa kanyang upuan si Berto at kinumpronta siya nito. Nanaramdaman niya kaagad ang panggigigil nito sa kanya. At pumunta ito sa gawin niyang gilid at yumko. Napatuloy siyang minumura nito ng pabulong. At nagulat siya nang bigla na lang niyang maramdaman ang isang suntok sa kanyang tagiliran. Kaya nakaramdam na rin si Manuel ng galit at agad siyang napatayo. Ngunit bigla na lang nagtatakbo si Berto at takot na takot. Tila ba nakakita ito ng isang multo na sumisigaw pa nga habang papalayo. Nang sundan iyon ng ilan nilang kamag-aral, ay nakita nila itong lumabas ng kanilang paaralan. At parang wala nang balak na bumalik pa. Kaya lahat ng kanilang mga kamag-aral ay nagtaka sa kakaibang ikinilos na iyon ni Berto. Nang dumating ang kanilang guro, ay nagsumbong na kaagad ang ilan sa kanilang mga kaklase. Nang isa sa kanila ay sinabing sinuntok ng kasimple si Manuel at bigla na lang nagtatakbo na sumisigaw na takot na takot. Nang tanungin ito ng kanilang guro kung ano ang ginawa ni Manuel, ay sinabi naman itong wala. Kung kaya nagtaka ang kanilang guro sa kung ano talaga ang nangyari kay Berto. Kinahaponan nang uuwi na sila, ay nakita ni Manuel ang kanyang ate na naroon na sa labas ng kanilang silid-aralan. Doon na siya nito hinintay at hindi sa labas ng kanilang paaralan. Kaya magkasabay na silang lumabas. Sa di kalayuan sa kanilang daraanan ay nakita nilang dalawa na naroon ang mga kapatid ni Berto maging ang tatay nito. Iiwas pa sana sila pero hindi na nila nagawa pa pagkat nakita na sila ng mga ito. Kaya dumiretso na lang silang magkapatid. Nang malapit na sila Manuel sa kanila, ay agad na lumapit naman ang tatay ni Berto at kukomprontahin sana siya. Nahawakan pa sana sa magkabilang balikat. Ngunit bigla na lamang natigilan ito at nakita nilang nauna nang nanakbo ang dalawang kuya ni Berto na hindi nagtagal ay sinundan na rin ng kanilang ama. Panandalian namang naiwang nakatayo sila Manuel at ate nito na nagtataka. Nagkatitigan pa sila magkapatid na kapwa hindi nila alam kung ano ang nangyari. Matapos iyon ay nagpatuloy na sila at umuwi na. Sa daan ay nag-usap sila magkapatid na huwag na lamang ipaalam sa kanilang mga magulang ang ukol sa mga nangyari. Pagkat ayaw ni Manuel na mag-alala pa ang mga ito. Tutal naman daw ay maayos naman sila at walang nangyaring masama. Kaya nagkasundo nga sila na sa kanila na lang dalawa iyon. Nang matutulog na silang muli nung gabing iyon, ay hindi na tumambay pa si Manuel sa harap ng kanilang bintana. Matapos makapaglatag ang kanyang ate, ay nahiga na rin ito sa kanyang tabi. Hindi na raw alam ni Tio Manuel kung anong oras na noong mga sandaling iyon. Di rin niya alam kung gaano katagal na siyang nakatulog.
Basta nakarinig na lamang daw siya noon ng isang malambing na tinig na tinatawag siya. Rinig na rinig niya ang kanyang pangalan na binabanggit ng boses na iyon na sa palagay niya ay tinig ng isang babae. At napabangon siyang bigla. Iginala niya ang kanyang paningin. Wala siyang makita. Naisip niyang isa lang palang panaginip iyon. Nang masanay na ang kanyang mata sa dilim, ay kanyang sinindihan ang kanilang lampara na nasa silid. Napakatahimik. Nakiramdam pa siya na ang katahimikang iyon naman ay tila isang napakasarap na musika sa kanyang pandinig na hindi raw niya maipaliwanag ang eksaktong nararamdaman niya noon. Noon lang niya naramdaman ang ganong uri ng kapayapaan na sabi pa niya ay ayaw na sana niyang matapos. Hanggang sa bigla na lamang niyang marinig na muli yung tinig na iyon. Sa pagkakataong iyon ay sigurado na siyang hindi na siya nananaginip pa. Napasulyap pa siya sa kanyang ate at nakita niyang mahimbing itong natutulog. Paulit-ulit niyang narinig ang kanyang pangalan na tinatawag ng malamyos na tinig na iyon. Sinundan niya kung saan nang gagaling ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kanilang silid. Hanggang sa matagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng pintuan ng kanilang bahay. Naririnig pa rin niya ang tinig na iyon na tinatawag siya. Kanya nang binuksan ang pintuan. At bakit tila nagliwanag ang daan sa gitna ng dilim? Kaya kanya iyong sinundan hanggang sa makarating siya doon sa maliit na batis na malapit sa kanila. At kinilabutan siya nang kanyang makita ang isang nagliliwanag na babae na nakalutang ito sa tapat ng tubig ng batis. Napakaganda niya na kahit sang anggulo mo ito tingnan ay wala ka talagang maipipintas sa kanya. Nakita niyang ikinumpas nito ang isang kamay na siya ay pinalalapit. Tumalima naman siya at lumapit pa ng bagyat. Narinig niyang sinabi ng babae na siya raw ay napili niyang pagkalooban ng hiyas. At nakita nga niya ang isang nagliliwanag na bagay sa palad ng babae. Muling nagwika ang babae at sinabing kanya raw ingatan iyon at gamitin lamang sa kabutihan. At simula daw sa puntong iyon ay hindi na raw ito manghihimasok pa sa kung anuman ang kanyang mga mararanasan pa sa buhay. At inilahad na ni Manuel ang kanyang palad nang makita niyang dinampot na iyon ng babae ng isa niyang kamay at ibibigay na sa kanya. Nang lumapat ang batong ipinagkaloob kay Manuel ay bigla na rin naglaho ang babae. At naramdaman na ni Manuel ang lamig ng tubig ng batis na tila naimasmasan siya. Kaya nagmamadali na siyang umalis doon sa batis at nagbalik na sa kanilang bahay. Ngunit laking gulat ni Manuel nang bigla na lamang maaninagan niya ang isang tao na tila gumagapang. Ngunit nakapagtatakang mahaba ang mga braso nito kesa sa karaniwan. Maging ang mga hita at binti nito ay mahaba rin. At napansin rin niyang wala itong anumang buhok sa kanyang katawan. Naanimoy na babalot ng puti ng itlog ang kanyang balat. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatuon sa nakakuyom niya na kamay. Kaya naunawahan na niya kaagad kung ano ang pakay nung nilalang. Ngunit ang ipinagtataka pa niya nang maisipan na niyang tumakbo at tiningnan ang kanilang bahay ay wala na ito doon. Ganun pa man ay sinimulan ng tumakbo ni Manuel. Napabulalas ito ng Diyos ko po
nang mapansin niyang sinundan na siya nung nilalang. Walang tigil siyang tumakbo sa abot ng kanyang makakaya, hanggang sa halos ang gaan na ng kanyang pakiramdam, na para bang sumasabay lang siya sa hangin. At ni Anino nung nilalang na iyon ay hindi na niya nakita pa, kung kaya huminto siya. Sa sobrang pagkahapo ay napayuko si Manuel na napahawak sa magkabila niyang tuhod. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay nagulat pa siya nang makita niyang nasa harapan na siya ng kanilang bahay. Nang biglang marinig ko si Mama at sinabihan akong tama na raw muna. Huwag ko umanong puyatin si Tio Manuel dahil sa marami pa raw itong gawain sa kinabukasan. Kaya nagpasalamat ako kay Tio Manuel at sinabi kong aasahan ko na itutuloy niya ang kanyang kwento. Naputol nga muli ang aming pagkukwentuhan ni Tio Manuel. Nang sabihan ako ni Mama na matulog na at huwag nang puyatin pa si Tio dahil sa marami itong gawain sa kinabukasan. Kaya pumasok na rin ako sa silid kung saan kami matutulog ni Mama. Naging masarap naman ang pamamahinga namin nung gabing iyon dahil na rin sa malamig na simoy ng hangin, kung kaya napaka-presko. Nang sumunod na araw ay hindi ko na naabutan pa si Tio Manuel. Maaga itong umalis upang asikasuhin ang kanilang mga alagang baka at kalabaw. Habang nag-aalmusal ako ay naroon din si Mama at naghihimay ng gabi na kanilang lulutuin ni Lola para sa tanghalian. Tinanong ko si Mama tungkol sa mga naibahagi na sa akin ni Tio Manuel at kanya namang pinatotohanan ang lahat ng iyon. Sabi pa ni Mama ay hindi rin nga daw nila alam kung bakit nangyari ang lahat ng iyon sa kanyang kapatid. Pero ayon naman sa pagkukwento ni Mama na kanyang nalaman mula sa kanilang lolo, noon pa man ay puno na talaga ng misteryo at kababalagan ang kanilang lugar, lalo na yung mga kagubatan. Nagkaroon pa nga raw ng kaibigan ang lolo nila ng mga engkanto, na base sa pagsasalaysay nito ay minsan na siyang dinala sa kanilang lugar. At matatawag mo raw talaga iyong isang karian dahil sa ganda at uri ng mga disenyo na kanyang nakita. At sagana ang pamumuhay doon, na tila ba wala ka nang hahanapin pa. Inalok pa nga noon ang lolo ni nanay ng mga kayamanan at mahalaga mga bato, ngunit tinanggihan ito. Hindi kasi materialistikong tao ang lolo ni Mama. Muli kong tinanong si Mama tungkol kay Tio Manuel kung totoo bang may anting-anting ito na ibinigay ng isang misteryosang babae. Sabi ni Mama, minsan na raw niyang nakita ang bato na iyon at ikinuwento rin sa kanya ng kanyang kapatid kung paano siya nagkaroon noon. Pero hindi niya nakita yung aktwal na pagkakaloob noon ng babae kay Tio. Pero sabi ni Mama ay kanya naman daw pinaniniwalaan si Tio Manuel, dahil sa niminsan ay hindi daw nila ito nasumpungang nagsinungaling o gumawa ng kwento. At napakabait talagang tao, napakatahimik at mahihain. Nang narinig kong biglang nagsalita si Lola Celia at sumali na sa aming pag-uusap ni Mama, sabi niya may isang pangyayari na hindi niya makakalimutan tungkol kay Tio Manuel. Nang tulungan niya
yung isa nilang kamag-anak na pinaghihinalaang inaaswang. Maganda kasi ang pinsan na iyon nila mama. At mayroon itong manliligaw na ang nanay naman ay bantog na aswang sa kanilang lugar. Noong mga panahon daw na iyon ay mga dalaga at binata na sila. Isang araw ay nakita nila ang nanay nung kanilang pinsan nang minsan nagpabayan sila at nagkakwentuhan. Kaya nabanggit ang tungkol sa hindi magandang nangyayari sa anak nito. Nagtanong ito sa kanila kung ano ang pinakamainam na gawin nang sa ganon ay mailayo ang kanilang anak sa kapahamakan. Sinabi ni Manuel na kung papayagan siya ng kanyang ina ay sasama umano ito sa kanila para makita ang kanyang pinsan at malaman kung ano ang pwede niyang magawa. Na dahil doon ay napatingin ang kanyang tiyaheng kay Celia na tila may pagtataka. Na tila ba nangungusap ang mga mata nito na nagtatanong kung may magagawa nga ba si Manuel sa sitwasyon ng kanyang pinsan. Tumango lang naman si Celia na parang sinasabi na hayaan si Manuel. At bagaman nag-aalala ito sa kapakanan ni Manuel, ay kanya naman itong pinayagan. Kaya nang magpaalam na sila sa isa't isa, ay sumama na si Manuel sa kanyang tiyahin. Mula sa bayan ay sumakay sila ng tricycle. At pagdating sa baryo ng kanyang tiyahin ay may nilakad pa silang halos 1 kilometro mula sa malaking kalsada papasok sa mismong bahay nila. Pagdating nila doon sa bahay ay naabutan niya ang kanyang pinsan na si Mira na nasa kanilang sala. Tahimik lang itong nakaupo at tulala. Napansin kaagad ni Manuel na mayroon ngang bumabagabag dito. Pinaupo siya ng kanyang tiyahin. Naupo naman si Manuel sa harap ng kanyang pinsan. Nang makainom siya ng tubig ay sinimula na niyang magtanong kay Mira. Kinausap niya ito. Inalam niya kung ano yung mga nararanasan nito tuwing gabi. Nung una ay atubili itong magsabi at tila natatakot. Kaya sinabi ni Manuel kay Mira na naroon siya para tulungan ito. At sinabing wala siyang dapat na alalahanin. Kaya nagsimula na rin itong magkwento. Ayon kay Mira, nagsisimula daw ang lahat sa isang nakakangilong tunog na paulit-ulit niyang naririnig kapag sumasapit na ang pasado alas 10 ng gabi o di kaya naman ay mga dakong alas 11. At kasunod noon, ayon kay Mira, ay makakaramdam na siya ng matinding init. Napakamaalinsangan umano ng paligid. Nung unang gabi raw na mangyari iyon sa kanya, ay nakita niya yung kanyang manliligaw na anak ng bantog na aswang sa kanilang lugar. Nagtaka pa nga raw siya kung bakit naroon ito gayong 10 oras na ng gabi. Nagulat na lamang siya nang mapansin ang kakaibang aura nito. Parang may kakaibang isip umano ang nagdidikta dito, na para bang wala siya sa sariling katinuan. Kaya sumigaw na siya nung oras na iyon sa takot na baka ano pa ang gawin nito sa kanya. Dahil sasasampa na umano ito sa kanilang bintana. At nang pumasok na ang kanyang mga magulang, ay mabilis na rin itong umalis at tumakbo ng papalayo. Simula noon ay madalas na siyang hindi mapakali tuwing gabi.
at kanya nang ang naririnig yung mga nakakainis na huni na iyon na gumugulo sa kanyang pandinig at magsisimula nang mag-init ang kanyang pakiramdam. Paulit-ulit na umanong nangyayari iyon tuwing gabi. Kahit pa doon na siya natutulog sa silid ng kanyang mga magulang. Nang marinig ng lahat ni Manuel iyon, ay umikot siya sa kanilang bahay sa katangalian tapat nung mismong araw ding iyon. At napatunayan nga niyang totoo yung mga ipinagtapat sa kanya ng kanyang pinsan. Nang makakita siya ng mga bakas sa isang punong malapit roon sa bahay ng mga ito, na pati yung lansa nung nilalang na iyon ayon sa kanya ay naroon pa at naiwan. Ilang sandali pa ay narinig niyang tinawag na siya ng kanyang tiyuin at tiyahin, na niyayaya na siyang kumain ng mga ito. Kaya bumalik na muna siya sa bahay at sumalo sa mag-anak. Kanyang binilisan ang pagkain at nagpaalam na muna sa kanila. At sinabi may mga pangunguhain lang. Nilibot ni Manuel ang lugar at naghanap kung saan mayroong puno ng sintores. At nang makakita ay nanguha siya ng mga sanga nito na kanyang pinili yaong maraming mga tinik. Pagbalik niya sa bahay ni Lamira ay may dala na rin siyang halaman na ang tawag ay makabuhay. Kanyang iniayos ang mga dala at inilagay sa mga dapat nitong kalagyan. Nung magtatakip silim na, ay naghain na ang nanay ni Mira pagkat kakain na sila. Maaga silang naghapunan. Pagkatapos makakain ay nagmatsyag na si Manuel. Si Mira naman ay naroon sa silid ng kanyang mga magulang. Kanyang hiniram sa kanyang tiyuin yung talim ng mahabang lagari na ginagamit sa pagtapyas ng kahoy. Mahaba iyon kaysa karaniwang lagari. Dalawang tao pa nga ang gumagamit nito, na salit-salitan sa paghila at pagtulak. Mabilis na lumipas ang mga oras. Mag-aalas 11 na ay wala pa rin namang nararamdamang kakaiba si Manuel. Kaya matyaga pa siyang naghintay at patuloy na nakiramdam. Makaraan ang ilan pang sandali ay bigla na lamang nakaamoy si Manuel ng isang napakatapang na amoy. Malansa iyon at naramdaman na rin niyang biglang uminit ang kanyang bato na nakatali sa kanyang bewang. Ginawaan niya kasi iyon ng supot na yari sa tela at doon niya inilagay yung bato at saka itinali sa kanyang bewang. At iyon na nga, may kakaiba na siyang naramdaman. Kinutuban na nang hindi maganda si Manuel. Malakas ang kanyang hinala na nariyan ng aswang na siyang gumagambala sa kanyang pinsa na si Mira. Kaya kanya nang hinawakan ng mahigpit ang hiniram na talim ng lagari. Pumuesto na rin siya sa gilid ng pinto doon malapit sa may panggirahan. Di nagtagal ay nakarinig siya ng huni at alam niyang huni na iyon ng aswang. Naghintay pa siyang sandali ng tamang pagkakataon. Hinayaan niya lang muna itong bulabugin ang kanyang pakay na si Mira. At nang marinig niya na tila nasaktan ng aswang, ay iyon na ang kanyang naging hudyat upang kumilos na at lumabas. Narinig rin niyang bumukas ang pinto sa harapang bahagi ng bahay kung nasaan naman ang kanyang tiyuin na nag-aabang. Mabilis na tinungo ni Manuel kung saan nagmumula yung impit na tunog na iyon ng nasaktang aswang. Ngunit laking gulat niya nang hindi tao ang kanyang maabutan doon kundi isang aso na malaki
kaysa mga karaniwang aso na kanya nang nakita sa buong buhay niya. At nakaangil ito. Hindi naman siya nagpasindak dito. Sa halip, bago pa ito tuluyang makatakbo, ay kanya nang naiangat ang hawak na talim ng lagari na kanya na rin iyong naihampas sa lupa. At agad na pumailan lang yung malakas na tunog noon nang tumama sa katawan ng malaking aso. At narinig nila ang nakakakilabot na boses noon. Nalatang kanya iyong ininda. At nakita niyang nagpupumilit pa rin ito na makatakas. Naiika-ika dahil sa mga tinik na tumusok dito na kanyang inilagay sa mga puno kung saan niya nakita ang mga bakas. Kaya alam niyang doon ito madalas na dumadapo. Kanyang muling iniangat ang hawak na talim ng lagari at ubod lakas na iniampas doon sa aso. At narinig nilang muli ang tila tuta na lang na tunog nito nang muling maramdaman ang mga ngipin ng talim ng lagari. Bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang tiyuhin, kung kaya napalingon siya dito. May hawak na rin itong itak. Tinanong siya nito kung nasaan na raw ang aswang at kanya umano iyong tatagain. Nang ibaling na muli ni Manuel ang kanyang paningin sa aso kung saan niya ito huling nakita, ay wala na ito. Kaya pumasok na sila sa bahay. Sinabi ni Manuel sa kanyang tiyuhin na siguro naman ay hindi na gagambalain pa noon ang kanyang pinsang si Mira. Nagpahinga lang silang sandali na magtiyuhin. Habang nagkukwentuhan, ay tinimplahan siya nito ng kape. Di nagtagal ay nakita niyang lumabas ng silid ang kanyang tiyahin. Nagtanong ito kung ano na raw ang nangyari. Sinabi ng kanyang asawa na wala na yung aswang. Nakatakas iyon. Pero maraming tama. Dulot ng talim ng lagari na kanyang ipinahiram kay Manuel. Pagkatapos noon, ay ang tiyuhin naman ni Manuel ang nagtanong sa kanyang asawa kung kamusta na ang kanilang anak na si Mira. Sinabi naman nito na naroon sa silid at mahimbing nang natutulog. Matapos na makapag-usap, ay bumalik na rin ito doon sa silid upang samahan si Mira. Pagkatapos na maubos ang kanilang kape, ay nagpa siya na rin pumasok ng silid ang tatay ni Mira, habang si Manuel ay naiwan lamang doon at doon na rin ito nahiga. Kinaumagahan ay masaya silang sabay-sabay na nag-agahan. At nang magtatanghali na, ay nagpa siya na si Manuel na umuwi. Pinipigilan pa siya ng kanyang tiyahin na doon na muna mananghalian. Pero tumanggi na siya at sinabing doon na lang siya sa kanila kakain. Nang papaalis na si Manuel, ay naagaw ang kanyang atensyon nang may nakita siyang tao na paparating. Agad namang nakilala ng kanyang tiyahin kung sino iyon. Isa iyon sa mga lupon ng kanilang barangay. Ipinaalam nito sa kanila na mayroon umano siyang nasagap na balita. Mayroon daw nagreklamo sa kanilang mag-anak. Nang mag-usisa sila kung sino ang nagre-reklamo, ay sinabi nitong yung manliligaw ni Mira na si Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Magda, na nanay ni Mira. Agad na sumabat naman sa usapan si Mampaing at sinabing aso ang nakita niyang hinampas ng kanyang pamangking kagabi at hindi tao. Sa makatuwid ay mesa demonyo pa lang talaga ang mag-anak na yan kung sasabi niyang siya ay hinampas ng pamangking ko. Pagkat kitang kita ng dalawang mata ko na aso ang narito kagabi
at hindi yung Ricardo na iyon. Galit na pahayag ng tatay ni Mira. Yung taga-barangay naman ay nanindig ang kanyang mga balahibo ukol sa kanyang mga narinig. At sinabi na lang nito sa kanila na harapin na lang umano ang reklamo. Dagdag pa nito, sa kanyang pagkakaalam ay ipinakda ang kanilang paghaharap sa makalawa. At kanila na lamang daw abangan yung paanyaya na magmumula sa kanilang barangay. Na dahil doon ay wala naman nang nasabi pa ang mag-anak nila Mira. Maging si Manuel ay nanatili lamang tahimik at hindi umimik. Ni isang salita ay wala siyang binitiwan. Sinabi niya sa kanila Mira na huwag silang mag-alala sapagkat siya naman talaga ang may gawa noon. Ngunit ipinagpatuloy ni Manuel ang kanyang pag-uwi. Sinabi niya kanilang Mira na baka kasi mag-alala ang kanyang pamilya kapag hindi pa siya makauwi nung araw na iyon. At kanila naman siyang naunawaan. Nagpaalam na si Manuel at sinabing babalik siya upang harapin ang reklamo sa barangay. Nagpasalamat naman sa kanya ang pinsang si Mira, maging ang mga magulang nito. Hindi na siya namasahe pa. Sa bundok na lamang siya dumaan. At habang naglalakad ay kanyang iniisip kung ano ang kanyang gagawin at mga sasabihin upang mapalabas ang totoong nangyari. Nasa kanyang palagay naman ay siguradong itatanggi at ililihim ng kabilang panig. Pagdating ni Manuel sa kanila ay halos mag-aalas 4 na ng hapon. Nakita niya kaagad ang saya sa mukha ng kanyang ate at nanay. Habang ang tatay naman niya ay wala pagkat nasa bukid ito na siya munang umako ng kanyang mga gawain. Hainan sana siya ng kanyang ate ng upang makakain ngunit sinabi niya wag na dahil wala siyang gana. Nang kamustahin siya ng kanyang ina at magtanong tungkol sa problema ng kanilang kamag-anak ay sinabi niyang maayos naman na pero kailangan niyang bumalik. Kung kaya nagtaka naman ang mga ito at muli siyang tinanong kung bakit. Ililihim pa sana iyon ni Manuel pero nahalata na kaagad ng kanyang ate at inay. Kaya pinagsabi ito ng totoo. Kaya umamin na si Manuel at kanyang ipinaliwanag sa kanila ang nangyari. Nakabuti naman ang pagsasabi niya ng totoo. Sapagkat ngayon ay 3 na silang nag-iisip ng mga paraan kung paano mabubunyag ang katotohanan. Nag-usap-usap silang mag-iina. Nang patakip silim na, ay dumating na rin ang kanilang ama. At naabutan silang may mga malalalim na iniisip. Kung kaya nagtaka ito at tinanong sila. Sinabi nila ang dahilan ng kanilang pagkabalisa. Ilang sandali lang ay 4 na silang nag-iisip sa kung ano ang dapat na gawin ni Manuel upang mapatunayan na aso nga ang kanyang nakainkwentro noong nagdaang gabi at hindi tao. Kahit noong panahon na kumakain na sila ay hindi pa rin nila maiwasang mapaisip sa kung ano ang mabisang paraan para mapatunayan iyon sa barangay pagharap ni Manuel sa makalawa. Kaya bago matulog ay nag-usap-usap muli sila. Maraming mga suwestiyon at mga ideya silang naipahayag. Ngunit na kay Manuel na ang pagpapasya. Gusto sanang sumama ng mga ito sa kanya upang magpakita ng suporta. Ngunit tumanggi na siya. Pagkat ayaw niyang sila ay madamay pa. Nang sumunod na araw ay nagpasya na si Manuel na pumunta na sa kanila Mira. Alam na rin ng kanyang mga mahal sa buhay ang maaga niyang pagpunta doon. Sa bundok na lang muli siya dumaan. Pagkat matipid talaga ito. Lalo pa nga
at mas gusto niya ang paglalakad. Dahil sa mahiluin ito sa biyahe kapag sumasakay ang mga sasakyan. Nang dumating siya doon ay agad na ibinalita ng mga magulang ni Mira na hindi na raw ito ginambala pa nung aswang noong nagdaang gabi. Kaya masayang masaya sila at panay ang pagpapasalamat kay Manuel. Muling hiniram ni Manuel yung talim ng lagari sa kanyang tiyuhin at kanya ring binalikan yung bahagi kung saan niya hinampas ng makaluwang ulit yung aswang na nag-anyong aso. Na kung tutuusin ay para nang inamin sa kanya at sa mag-anak ni Mira na siya ay talagang aswang. Kinagabihan noon ay nagkwentuhan na lamang sila pagkatapos kumain habang nagpapaantok. At nalaman ni Manuel na mula pa pala sa mga lolo at lola ni Ricardo ay kilala na pala talaga sa pagiging aswang sa kanilang lugar. Yun nga lang ay hindi kasi mapatunayan. Nang sumunod na araw, alas 7:30 pa lang ng umaga ay magkakasama na silang umalis ng bahay ni Lamira at pumunta ng barangay. Alas 9 kasi ng umaga ang itinakdang oras ng kanilang pag-aharap. At nang dumating na ang pagkakataon nang magkakaharap-harap na sila ay di nila maipaliwanag kung bakit napakaraming tao. Ang daming mga naroon at nakikiosyoso na naisip ni Aling Magda ay dahil na rin siguro sa mga taga-barangay, partikular na nung isang lupon na nagpunta sa kanila na sila-sila rin ang nagkalat marahil sa kanilang mga kabarangay ng ukol doon. Unang nagsalita ang panig nila Ricardo at sinabing siya ay napadaan lang kung kaya naisipan na niya sanang dumalaw kay Mira nung gabing mangyari umano ang pag-atake na iyon sa kanya ni Manuel. Nalubha daw niyang ikinagulat iyon dahil sa wala naman daw siyang nalalamang atraso dito. Nang tanungin naman si Manuel sa kung ano ang masasabi niya bukol sa paratang na iyon ni Ricardo sa kanya, ay sinabi niyang naroon siya sa bahay ni Lamira dahil sa nais niya itong tulungan ukol sa gumagambala ditong aswang. Sabi pa ni Manuel, alam daw niyang marami sa mga taong naroon ang hindi naniniwala tungkol sa mga aswang. Pero hindi daw iyon ang mahalaga sa kanya. Pagpapatuloy pa niya nung gabing iyon ay aso ang kanyang inatake at hindi tao. Katunayan ay ipinakita pa ni Manuel ang dala niyang talim ng lagari na may mga naiwan at sumiksik sa mga singit noon na balahibo. Napansin nilang nanlaki ang mga mata ni Ricardo na tila hindi niya iyon inaasahan. Nakita din nila ang gulat na reaksyon ng karamihang naandoon. Ngunit mabilis na nagsalita ang mag-anak ni Ricardo at sinabing gawa-gawa lamang daw ang mga iyon na kanila lamang umanong nilagyan ng balahibo ng kanilang aso. Naging maagap naman ang nanay ni Mira na si Aling Magda at sinabing wala silang alagang aso. Simula nang makagat ng kanilang alaga si Mira nung bata pa ito, kung kaya iniwas-iwasan na talaga nilang mag-alaga pa ng aso. Dagdag na sabi pa ni Aling Magda, kahit sino pa umano sa kanilang mga kababaryo ang tanungin kung nangingi ba sila ng balahibo ay kanila daw itanong, pagkat iyon kasi ang gusto umanong palabasin ng kabilang panig. Ngunit ayaw pa rin tumigil na mag-anak ni Ricardo at pilit na iginigiit ang kanilang paratang. Kaya napilitan ng tumayo si Manuel at kanyang hinawakan ang walis tingting at ibabalagbag na sana sa pintuan nang biglang magsitayuan ang mga ito at nagtatakbo ng palabas. Kaya naman nagdesisyon ang barangay
pagkat ang naging aksyon ng mga ito ay kahayagan na iyon at katunayan na kanila nang inaatras ang reklamo laban kay Manuel. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaga. Maraming salamat po at hanggang sa muli.